But as for you all, do ye return and come now, for I cannot find one wise man among you. My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. They change the night into day, the life is short because of darkness. If I wait, the grave is mine house, I have made my bed in the darkness. I have said to corruption, thou art my father, to the worm, thou art my mother and my sister. And where is now my hope? As for my hope, who shall see it? Sabay-sabay. They shall go down to the bars of the pit when our rest together is in the dust. Ulitin lang muna sa verse 9. Sabi dyan, ready, go. The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. As we continue this series about the book of Job, Panginoon, we pray na itindihan po namin, makakuha kami ng mga aral dito, Lord. Bagama ito ay talastasan lang ng mga magkaibigan. Ito po yung na-record sa iyong salita. So, we pray na makuha namin yung mensahe niyo, Panginoon, every time na kami po ay mag-dwell dito, Lord. Mag-aaralan namin ito, Lord. So, again, maraming salamat sa mga ginagawa niyo sa amin, Panginoon. Makita namin message ngayong gabi kung saan makaka-relate kami dito bilang mga anak ni Lord at bilang mga sabihin namin underdog, Lord. Sa sanlibutan na ito, Lord, magkayo po yung mayiging malakas sa inyo lamang, Lord, sa inyong salita, sa inyong kalooban. So, ay pumagpala ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapuno po. Good afternoon po sa lahat. So, tuloy na natin kasi medyo late na rin. Hindi naman, alas 4 pa lang, pero alam nyo naman tayo. So, again, ito po yung title po nito is sa Job 17. Ang title po nito is Clean is Strong. Okay? Ang malinis ay malakas. Narinig nyo na ba yun kahit saan? Hindi pa, di ba? Sinasadya ko yun. So, pag malinis daw, malakas. Ano yun? Makikita natin mamaya. Amen? So, kasi mahaba yung isa-isa yung ganyan. So, ano ba yun? Nasaan ba ako? So, ito po ay chapter 17 na po tayo sa ating series sa Job. Ang nakakasempre, 16 na tayo. Bilisan lang natin ang mabilis na mabilis na recap, no? Sa Book of Job. Tingnan ko, kailan ba tayo nagsimula? Parang tagal na, no? Kasi ito yung na-pupush pag meron tayong ibang topic. So, 11 months ago, yung ating Job 1. Title po niya, sunod-sunod na lang, a perfect and upright, then shall we not receive evil? The thing that I greatly feared, they die without reason, without wisdom, come to thy grave in full age, pity should be showed from his friend. By the way, isa mo nabasa yung ano, whilst. Whilst yun, hindi whilst. Whilst, sa kanta ba? Whilst. Anyway, ano pa, pity should be showed from his friend. Why dost thou not pardon my transgression? And then sa 8, that God pervert judgment. 9, but how should man be just before God? 10, I will leave my complaint upon myself. 11, eyes of the wicked shall fail. Job 12, that not the ear thy words. 13, why hide your face? 14, do not bring out from an unclean thing. Then 15, thine own mouth condemneth thee. And then last time is plead for a man with God. So, napansin nyo, pinipili natin tema na maganda at kailangan natin, okay? Salamat sa nagpabango, bago ba? Okay. So, ayan, di pa raw na anak. Anyway, so, ang title again natin is Clean is Strong. Paano nasabi natin yung makikita natin? Pero again, ang team ng Job, siya ay sinubok. Si Job, siya ay upright and sabi doon, just and upright, one that escheweth evil, fear God and escheweth evil. So, maayos na tao po ito si Job, pero siya ay sinubok. Siya ay pinagpala, mayaman siya, pinagpala. Pero siya po ay sinubok nga. Isa sa mga pagsubok, of course, ubos yung kanyang kabuhayan, lahat. Either nanakaw, napatay, or nasunog. Ninakaw, iba, kanyang mga anak, sapo, patay.
Okay? And then, yung second ano sa kanya, mas matindi is yung kanya mismong kalusugan ng sinubok siya, na ibig sabihin siya ay sinakta na ng ano, no? Ng demonyo, with allowance ng Diyos yun. At siya ay may sakit na malala, buong katawan niya, masakit. Sino nagkapigsa na dito? Taas kamay. Tigya. Ah, sinong di pa nagkapigsa? Wala. So, lahat tayo nagkapigsa na. Masakit, di ba? Parang tigyawat lang na malaki. At talagang malalim. So, pero dito, hindi sinabi kasi sabi lang dito, ano ba? Sinabi ba? Boils daw ito eh. Sinabi bang boils? Meron ba? Alam ko, parang wala eh. Two seven, mga ano, sore boils and smote Job with sore boils. Okay, tama. Sore boils. So, ang boils lang, ano yan? Pigsa. So, sore boils. So, kasi may iba-ibang klase din ng pigsa. Di ako, nagkaroon na ako ng ano eh, hindi tumutuloy. Kaya parang hindi siya lumaki na, nawala agad. Yung iba talagang nagnaknak, nagnanak. So, iba medyo malaki, iba medyo maliit lang. Diba? Ah, sige, kwento. Saan ka nagkaroon? So, ako kung saan-saan na. Yung pinsang ko na naalala ko lagi. No? Ay, madalas. Anyway, sinangari kay Job. So, hinayaan ng Diyos yun na halos gusto niya mamatay. Kasi nga, from the crown of his head to the sole of his feet. Napakasakit. Eh, si Pastor, pag nai-preach siya to, sabi, lahat! Imagine mo na, lahat! Eh, yun talaga yun. Actually, dun nga sa masakit, dun tumutubo yan eh. Diba? Binasa ko yung inaral ko kasi baka natakot din ako eh. Eh, ganun talaga. So, yun nangyari. And then, siya po ay, of course, medyo nagreklamo din siya sa Diyos, yun, no? Kaya, nagkasalanan din siya. So, pero ang pinagtatalunan nila, ano yung dahilan bakit siya pinurusahan. So, nagtatanggol yung sarili niya na hindi naman wala siyang ginawang mali para gawin sa kanya ng Diyos yun. Okay, yun ang argumento dito, ha. Pero yung mga kaibigan niya, nagdududahan siya, pinagbibintangan siya na meron. So, doon na umigot yung usapan, pero sa haba po niyan, mayroon tayong mga aral na kukuha. Kaya nga inisa-isa natin kanina, sana naalala niyo pa. Sinong sana naabutan mo ba? May nakabago natin si Raven eh. Nabutan mo ba yung 16? Ayan siguro, no? 15, nabutan mo na yung 15. Ayan. So, may 17 na tayo. So, isa-isayin po natin to, pero mag-focus tayo sa kanina. Kasi yung mga sinasabi sa ibang verses, ganun lang, inuulit lang niya yung kanyang karanasan. Of course, naasal siya sa mga kaibigan niya, nagtatanggol yung sarili niya, at nagpapalitan sila. Ano na, okay? Sabi dyan, my bread is corrupt, my days are extinct, and the grave are ready for me. So, parang ganun, malapit na siya mamatay. Sasaktan na siya. Ano pa? Alamang kulang, mamatay na lang. Parang ganun. So, dito pasok yung mga kaibigan niya na naman, ni-refer niya yan. Pero actually, applicable po ito sa maraming tao. So, ngayong chapter, imagine niyo yung dalawang klase ng tao, okay? Ganyan ha. So, ito yung mga anak ng Diyos, ito yung mga lingkod ng Diyos, and then ito yung kalaban. Okay, ganun muna tayo ngayon. Kasi pag binasa mo ng tuloy-tuloy yan, hindi mo kinategorize, medyo mahirapan ka. Pero pag kinategorize mo ng ganun, paulit-ulit kasi yan, iba-ibang tawag lang. Para maintindihan natin. Okay, so sabi dyan, are there not mockers with me? So habang siya nahihirapan ngayon, meron pang mga dito, sa negative, ano yung mockers? Nang aasal, lagi pong negative yan sa Bible. O meron ding nagmamak pala na si ano kasi, ninamak yung ano eh, si Elijah. Pag sinabi kasi minamak, niloloko, ni ginagaya mo. Di ba? Kunwari si DM, Pilay. Di ba? Hindi hirap na hirap siya maglakad. Ako, gusto ko siyang asarin, gagayahin ko kahit hindi ako Pilay. Yun. Ganun ang mocking. Di ba? Kaya, si ano mo ginagawa ni Job? Di ba? Ganyan siya ng ganyan. May script niya yung ano daw eh. Nakaupo lang siya doon, may mga ashes. So ginagaya siya nung iba, inaasal.
So negative po yan ha. Isang nagdurusa na, asarin mo pa. So ilang beses po tayo dun, ilang chapters. So napaka hindi tama nun, masama yun. Kasi nasabi lang niya, siya'y nagdudusa. Pero ang dami mockers eh, kasama niya. So again, parinig po yan. Pahiwatig yan sa kanyang mga kaibigan na again, hindi dapat ina-expect na gano'n, pero gano'n. And that not, mind I continue in their provocation. Ibig sabihin lang nun, provoke, sabi nga ni Brad, nang-aasaw. Sabi nga dun, nag-tinetempt, diba, sa ang Diyos, tinetempt ng mga Israel. Dito naman, provoke, ganun din yun, parang inaasal, para lalong magalit, and then, ewan ko, para gumawa ng masama. Ganun po yan eh. So, lay down now, put me in a surety with thee. Who is he that will strike hands with me? So, itong strike hands, alam niyo ba yung strike hands? Familiar yan sa Proverbs, sa daan na kasi namin dati yan eh. Tingnan natin gano'ng karami yung strike hands na yan, ha? Anong sabihin niya? Sino nakakalala? So, hindi lang yan, ano, hindi yan... Ayan, a man void of understanding strike at hands and become it a surety. Ano yung nakita nyo? Pareho, di ba? Ano pa? Be thou not one of them that strike hands or of them that surety is for death. So, alam mo na ibig sabihin yan? Okay, ito, iba to. Okay? So, Proverbs nga, tama. So, ano yung sabi ng strike hands and surety? Ibig sabihin... Appeal, di ba? Ibig sabihin, surety, ibig sabihin yan, yan ang sa atin niya, sa loan, pag-loan. Surety. Guarantor, di ba? Yan. So, ibig sabihin ng surety, sigurado yan, ganyan yan. So, hindi lagi masama yan, pero pag sinabing, yung sinasabi sa Proverbs kasi, yung negative dun, pag evil or wicked or hindi maka-Diyos, tapos makikipag-deal ka na, okay, ganito gagawin natin, ha? Kahit anong mangyari, ha? Kunwari, lalo yung mga Mason, yung mga iglesia doon ni Manalo, ganun yun eh. So, brad tayo, ha? Ibig sabihin, may iba dyan na tao, na hindi natin ka-brad, at nagkaroon ng ano, tutulungan mo ako, ha? Mali o tama. Diba? Mali man ako, tama. Magtutulungan tayo, okay? Tama ba yun? Ayan. So, pero maganda yung magkasundo, sa tama. Pero pag sinabi surety, talagang siguraduhin mo yun eh. Gagarantin mo yun eh. Gagawin mo lahat para magampanan kung ano yung pinako niya, paano ko mali. Okay? Pero anyway, yun yung mga negative. Itong sinasabi ko sa Job, hindi siya negative eh. Ibig sabihin lang niya, naghahanap siya ng kakampi. Okay? So, obviously, ang sagot dyan, parang wala. Okay? So, yun yun. So, sana naintindihan natin yun. For thou hast hid their heart. Ito medyo may pumasok na thou. So hindi po to uncommon sa Job. Nakita na natin yan madalas. So biglang pumapasok sa eksena ang Diyos. Okay? So yun po yan. So for thou hast hid their heart. Tinago daw niya. Sino yun? So ang Diyos yun. So tinago daw niyang Diyos ang pangunawa sa puso ng mga itong mga negative. So again, mga context niya, yung friends niya. And again, applicable yan sa mga ibang mockers. And then, so ang tanong muna doon, ganun pala yun, no? Pag andito ka, mockers ka, at mamaya may mga iba pang tawag sa kanila, pwede pala, may mga bagay kang pwedeng maintindihan, dapat mo maintindihan, hindi mo naintindihan. Nakikinig ba? At ulad ngayon, I'm sure iba hindi nakikinig. Kasi naghihintay lang ng oras. Diba? Kasi, wala eh, dito na, nakasanayan ko na dito, dito na ako. Yan hindi nakikinig. So, mali yung attitude mo. Amen? Amen. Bira lahat nag-e-effort, tapos ikaw, hindi ka nakikinig. Ano yun? So, anyway, sabi dito, ang Diyos mismo, tinago daw yung pangunawa sa puso nila. Ano sabi? Ang hirap nun. So, again, kanina umaga, kaya yung medyo na subtopic natin kanina, yung mga galit kay Jesus, kaya hindi nila maintindihan, lalo yung mga Hudyo. Ako, very honestly, I can tell you, kaya yung pinipreach ko against them, totoo yun. Bakit? Kasi tinignan ko rin ano yung mga pinagsasabi nila, ano yung pinaniniwalaan nila eh. Iniintindi ko bakit sila hindi naniniwala kay Jesus. At sinabi nila,
Kasi may mga sabihin sila doon, eh kasi hindi siya yung misang in-expect namin eh. Teka, sino bang bida dito? Kayo. Ganun ba yon? Eh kahit yung Old Testament nyo, ano sinasabi? Against din sa inyo. O di kayo yung kalaban. Bakit kayo magseset ng expectations sa Diyos? Ano ka? Diba? Pero yung talagang tingin nila sa sarili, marami sa kanila. Okay? So ganun yun. So medyo napasok ko lang yun. Pero, ano tayo napunta doon? Yan. May mga times. Ito yung mga young people, alala ko tuloy. Kaya sabi nila, ang hirap daw ng mga nagdadalaga, nagbibinata, di ba? Sabi, pag na-inlove daw, di ba? Totoo ba yun? Sa mga adult, tatanong ko muna, totoo ba yun? Nakakabulag ba yung pag-ibig, man? Ma'am? Ate Marge? Sabi sa mga kanta eh. Uy, June, ikaw na lang eh. Nakakabulag ba yung pag-ibig? May naiintindihan ka dapat, pero obvious na obvious lang, pero binabaliwala mo. Para sa mga kabataan natin, ano kaya? Totoo ba yun? Ano yun? Depende sa... Hindi, may katotohanan ba yun? Yun ang tanong mo muna. May katotohanan. May katotohanan. May katotohanan. Ma'am, may katotohanan ba yun? Nakikinig ka ba? Hindi. Ma'am Joanne, may katotohanan ba yun? Ayan sabi sa Bible din, di ba? The heart is deceitful above all things. Who can know it? Pag nagmahal ka na, either mahal or galit. Yeah, emotion yan eh. Nabubura yung reason mo. Mamaya, sabihin ulit dito eh. So, ganun po yung mga hujog. Galit sila kay Jesus. Kasi sila yung tinira eh. Kasi may mali naman talaga sila. At given on the Old Testament, pag tinignan mo, may mali sila. Kaya iba nagbago eh. Pero marami sa kanila, hindi. Kaya ngayon, masisisi natin sila eh, obviously. Pero gusto ko sabihin, hindi maintindihan. So, ibig sabihin, naintindihan mo na bakit sila ay sutil, mga makulit, at matigas ang ulo. Tulad ng batang yan. Medyo lang. So, yun po. Tigas ng ulo nila, sa totoo lang. Kasi ang Diyos na ang nagtago daw ng pangunawa sa kanilang puso. So, katulad ng mga Hudyo ngayon, so dito sila papasok, ha? Dito sa kategory natin sa chapter 17 ng Job. Dito pasok sila. Ito, may sinabi dito, yung mga kung sino man yan, yung friends niya, or yung lahat ng mga mockers, dito yung mga Hudyo. Kaya ang lesson, be mindful, amen? Yung puso nyo, tingnan nyo. Amen. Kung ikaw yung mocker, hindi mo gustong intindihin ang katotohanan, mag-ingat ka. Baka may mga simpleng bagay, parang yung mama na in love. Ay naku, pag... Nag-asawa na ako, bata pa ako, mahirapan ako, hindi ang makakataas, mahirapan ako, therefore, tuloy-tuloy na yon. Parang ano yon? Ano ba yun? Domino. Diba? Nahirapan ka, therefore, hindi ka nakatapos, therefore, mahirapan ka. Pag nahirapan kang ganun tabaho ng business, therefore, hindi ka makakaipon, hindi ka makaka-establish ng career, hindi ka makakaano ng business. Pwede, again, hindi ko sinasabing totally yun na yun. Nasabi ko, mas malamang, mas mahirapan ka. Diba, tuloy-tuloy na yun. And there, maaari din magkaroon ka ng heart problem with God, diba? Sisihin mo ang Diyos, and therefore, di ka, mahirap kang maligtas, ganun yun eh. Tapos pinasok ko ng business na compromise, career, and then, tuloy-tuloy na. Kaya mag-ingat tayo kasi yung mga simpleng bagay, ipanalangin natin sa Panginoon lagi yung wisdom. Amen? Lagi natin pinapanalangin yan. So dito, nakita natin, tinago mismo ng Diyos. No? Kapunta yan sa mga reprobate pag na, alam mo na, pag sobrahan na. Okay? Sabi diyan, therefore, shalt thou not exalt them. Sino yung them doon? Yung huling them. For thou hast hid their heart from understanding, therefore shalt thou not exalt them. Iyawan dito, okay? So, sino yung daw? Again, wala dito, pero presumably ang Panginoon yan, okay? So, yun yun. Kaya, again, ang alam nyo nangyari sa Hudyo, nasakop sila hanggang sila yung maubos. Eh, ba't yung mga Hudyo ngayon, magagaling ulit? Ibang-iba na yan, iba na labanan ngayon. Totoo lang. Kaya, ang hirap nila maligtas. So, kung Kristiyano kang ligtas ka, hindi ka may impress sa galing ng Hudyo ngayon, okay? Okay. So he that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail. Familiar?
At yan yung ginamit natin sa ating preaching about bolero ka ba? Okay, flattery, the sin of flattery. So ang point natin dyan is lolokohin ka ng flattery, mawawala, mamali yung perception sa bagay-bagay at ang kawawa, pati anak mo. Okay, ganun yun. So di ba naman ano yun? Kasi tinandaan natin yun eh. He hath made me also a byword of the people, and the fourth time I was as a tablet. Okay, medyo mahirap intindihan, no? Pero alam mo muna yung sabihin ng byword. Madalas ginagamit sa Bible yan. Pag sinabing byword, ano yung sabihin nun? Sabi-sabi, chismis, usapang tao na walang kwenta-kwenta. So pag ginawa kang byword, ano ka? Parang hindi ko makalimutan si Estrada, ganun dati. May mga buong ganyan, no? Kakapal yung libro. Estrada jokes yun. Erap jokes. Ibig sabihin kasi may maraming ginawang si Estrada na katangahan eh. Though na-mislead din ako pero kasi medyo may, kahit parang may utak naman si Estrada. Pero dahil ang nauna sa akin kasi yung ano niya, ito kami katangahan din talaga. Pero yun, kaya doon siya nakilala. Gusto mo ba ganon? Kamukha ka ni, ano, ni Erap. Uy, Erap! Diba? Gusto mo tawagin ganon? Okay, syama-syama kasi, di ba? Tapos nagkaroon din ng ama jokes sa mga panahon namin yun eh. Ama. Ama joke. Hindi, ama, computer, ano. College. Ama, meron din bang alma jokes? Hindi ko alam yung bad ah. So yun, so, meron din sa... Anyway, ano pa yung mga inaasar natin yun? Yan, Hudyo, yung mga Hudyo, inaasar yun eh. Diba, ano pa? Okay, may ginawa kang kalokohan, ha? Ha? Kanta ng Katolik. Kanta ng Katolik. Alin doon? Ama namin. Ama namin. Oh, sa atin yun. Sa ating mga Baptist. Inaasar na sila. Sila, hindi yun kailala sa kanila. Kaya totoo din yun. Pero may gusto sabihin na, ano ba ba? Ano yung bywords? Kalimutan ko yan. Sabihin ako kanina eh. Ikaw kasi. Ano yung mga, ano? Ayan, si ano, uso ngayon. Sinong inaasar ngayon sa Facebook? Si Gonzales, di ba? Dahil sa ginawa niyang kayabangan. So, ang dami niya ng pages na inaasar siya. So, yun yun. So, si Job naging ganun. At sinong gumawa sa kanya noon? Mga kaibigan niya. Pero actually, ito, hina naman to eh. So, ang Diyos yan. Hinayaan siya ng Diyos na maging byword. So, again, medyo foreshadowing yan sa Israel. Naging ganun din sila. Kahit dating righteous nation sila, naging byword sila. Okay, yung tablet, ganun din yun. Nahula ko lang to, pero malamang yun din yung tablet. Kasi pag sinabing tablet, yan ay some sort of a musical instrument. So, ganun din yun. Parang pag inaasal mo yung tao, kasi ang gagawa mo ng kanta, di ba? Ganyan yan eh. So, yan. So, ang hirap ng kalagayan ni Joe. Amen? Tuloy lang natin. Ito na yung sinasabi ko kanina. Mine eye also is dimmed by reason of sorrow. Ibig sabihin, pag ikaw naman ay inaasal, tapos na ano ka na, tawag dito, nalungkot ka na, emotional ka na. Sino emotional dito? Taas kamay. Siyempre, hindi nyo aminin, di ba? Kaya may time na ganun tayo, depende sa kalagayan mo. Pero may mga taong medyo ganyan, so kailangan iwasan yan, ha? Iwasan mo kasi daw pag ikaw emotional na, lalo pag ikaw nagdudusa, kung ano man yan, nababawasan na daw yung reason mo. Pag sinabing reason, ito yung logical thinking mo. Pag sinabing dim, dumidilim, ibig sabihin, hindi na ka masyadong nakakapag-isip ng tama. Ganon din ka pwede sa love life din yan. Eh, wala nagmamahal sa akin. Tapos biglang may nagmahal, binola ka lang pala. Eh, sige, ito nung gagawin, sama na ako sa'yo. Eh, ganon, yung reason mo, nakawala na. Okay, so nangyari yan kay Job. So, lesson sa atin, huwag natin gayahin. Dahil sa, in the first place, hindi naman kasintindi yung nangyari sa atin, sigurado kay Job. Amen? Hindi mo ipapantay yung sarili mo kay Job. Kung siya man ay medyo nag-dim yung reason niya, ikaw sigurado ko hindi dapat. Amen? Amen. And all my members are as a shadow. So, ganun din, nag-dim. So, members, yan yung part ng katawan. So, parang ganun din yung utak, mata, hindi siya makapag-isip na maayos, hindi siya makakita na maayos. So na ano natin yung ano, kalagayan niya. Ito na, yung focus natin, sabi dito, ba't napunta ngayon yung upright man? So, dito na tayo sa positive. So, may dinidescribe siya mga upright man. Pag sinabing upright,
Matuwid. Kala ko ba walang matuwid? Pero may matuwid to some degree. Amen? Sinabi na rin kay Noah yan eh. A just and upright man. Si Job, ganun din. So, pero sabi nito to, ano yung astonished nga? Yung astonished, ibig sabihin lang niya, yung inyong, ano? Namangha. Very good. Yan yung old word sa astonished sa ating ngayon, ha? Astonished. Ha? So, mamamangha daw yung mga upright man at this. Ano yung this? Tingnan mo yung sinabi kanina. Ano yung sinasabi natin kanina? Isang tao, katulad ni Job, wala na magawa, punong-puno na ng kapighatian, tapos aasa rin pa. So again, ha, tandaan niyo mga bata, lalo sa inyo, pag walang sumisita sa inyo, ang sarap ang asar eh, di ba? Sino mo last mga asar dito? Taas nga, May. Pangalanan ko kayo. Alam ko, iba sa inyo, mas lakas mga asar eh. So ngayon, minsan okay lang pag joke lang talaga, or may gusto ka lang i-ano, pero alalayan mo, amen? Lalo na pag nakita, yung taong yan, ay, parang si Job na, andun na siya sa kalagayan, ha? Vulnerable na siya eh. Baka pakamatay pa yan or something. Huwag gumawa lalo ng mali. Amen? Ganun yun. So anyway, kung ikaw naman yung gano'n, huwag kang tiwala ka sa Diyos, huwag kang gagawa ng mali. Pero still, kasi nasabi dyan, yung mga upright man ay mamamangha dito sa kalokohan itong mga to. Yun ang sinasabi dun. Ba't mo ginawa yun? Diba? Parang si Gonzales na naman. Ay, nagasgas yung kotse mo. Big deal! So what? Diba? Businahan mo lang ako, ganun nga. Yeah, tuloy na buhay ko. Hindi ko mababain yun. Bukod sa wala pa akong baril ngayon. At kahit may baril na ako, hindi ko bubunutan ng baril sa gas-gas lang. Amen? Eh kaso, sunggan sa ayun eh. Mayabang eh. Kaya pinag-initan din siya ng media. Kasi, tapos trace pa yung kanya, alam mo na. Talagang mayabang. Ayun. So, ganun po tayo, di ba? Tuloy tayo kay Gonzales nga siya kalabida ngayon, okay? So, mamamangha ka, what? Binunutan mo naman, kinutosan mo. Di ba? So, at least may bayad o usap lang, ganyan. Nung may nagbay gumasgas na kami, ito, salamat nga, parang walang gasgas eh. Ito, dati binanggato, kasama ko pa si Mamean noon. Ginit-git kami ng Innova. Sabi ko, loko-loko to. Sabi ko lang doon, hindi ko binaba. Sino gagawin ko? Alam ko, mayabang eh. Ba't ka naman gigit-gitin eh, malawak-lawak pa nga dito. Kakanan siya, di kumanang ka. Ang rule lang dyan, kaya mo kumanang. Kung walang, may nakaharang, di bumagal ka. Ganyan lang po sa pagkumaba. Anyway, talagang hinintuan pa ako sa EDSA pa yun. Sige, tingnan ko lang, hinto lang din ako dito. Binaba ako, hindi ko alam siguro mayabang talaga yun. Pero salamat, ano eh. Parang inano kami ng Panginoon. Siguro natakot sa ayaw ko, sa itsura ko. Sige, mamayan. Binuksan ko lang, ano. O sige, hinihintay ko lang kung nasabihin niya. Kasi hindi ko alam kung nasabihin ko eh. Laong baril, o. Sige, ano kaya may ano nito? Ah, nagasgasan? Di, pinahiya ko magsalita. O, ano nga? O, ano nangyari? O, diba, dito ako eh. O, ganun lang. Eh, o sige na, umalis lang din. Hindi na, ano pa siya, anong gusto niya? Yung mga ganun din naman yung, sa ano naman yun, sa C5. Ganun din. Eh, gustong mauna, eh, hindi ko pinagbigyan kasi diretso naman talaga ako. Eh, pinilit, gumasgas, wala naman. Pag ganun-ganun pa. Sige, napit kayo, anong gagawin ko? Nagasgasan ako, ano? Wala rin. So, again, huwag ka na mayabang. Hanggang dun lang. Ganun kasi yun eh, may like kung illustration po yun sa pagmaneho kasi nakikita niya pagmaneho para ma-explain, may ano ko rin. Sa kalsada po, may mga rules dyan eh, may mga rules. Bukod sa hindi natin binabasa yung mga rules dyan, di ba? Pero tao sa tao, may rules dyan. Bigayan. Okay, kung diretso na ako, huwag mo akong bibiglain, di ba? Okay, ano, may mga rules dyan na first stop, first to go. Kasi para walang unahan, wala na masyadong ano. Pero hindi rin nausunod yun. Pero okay lang, may rules pa rin dyan. So, syempre, walang bangga, walang gasgasan. May mga rules. Pero, pag yung may mga taong sumosobra doon sa rule, binibreak yung rule, katulad nito, nasa ano na siya, ano na si Job, yung kalagayan niya is vulnerable na siya, nag-ihirap na siya, tapos aasa rin pa. So, yung mga upright man daw ay mamamangha in a righteous way. Mamaya kita natin mamaya. Kaya sabi dito, ulitin ko, upright man, astonished at this.
Sumama nga tayo. Loko-loko naman ito. Sobrang gas. Loko-loko naman ito. Ano nangyari dito? Ano pa yan eh? Madadamay pati yung magulang mo dyan. Sino ba nagpalaki dito? Kasi iniisip niya eh. Diba? Sino nagpalaki? Sino magulang? Anong klaseng tao ito? Ano ba ito lumaki? Ano ba religion ito? Madadamay lahat dyan. Okay. So para maintindihan natin, tapusin natin. No? And the innocent... Okay, sino yung innocent dito? O syempre, dito sa positive yan. Pag sinabi innocent, walang kasalanan. Doon lang sa bagay na yun. Hindi sinabi walang kasalanan totally. So kung nagkaroon ng katulad dito, sinong innocent? Si Job o yung friends niya? O si Job, di ba? So doon may kasalanan siya sa Diyos, sa kaibigan niya, wala. At wala siyang kasalanan para siya isubukin ng ganun. Okay? So innocent siya. Kaya pa sabi dito, the innocent, so i-apply natin sa sarili natin tsaka sa ibang tao para maintindihan natin bakit yung mga ibang innocent talagang pag gumanti yan, gano'n na lang. Kasi yung mga, alam niyo yung mga nagkaroon ng pag-aaklas sa kahit sa ibang bansa, yung iba na cover. Yung iba, bakit sila nagmamatcha sa state, sa Hong Kong, nangyari yun. Okay, ang dami niyan, sa COVID, ang dami niyan, hindi lang binalita eh. Sa Canada, mga truck, sobrang asar nila. Sabi, ano? Pag hindi ako nagpabakuna, mawala ng trabaho? Sabi, takot-takot sila. Ano ba to? Yung ginawa, nagkaisa sila. Hindi pwede yan. O sige, mag-ano tayo doon. So, ang dami nagreklamo kasi pag alam nila, innocent sila, tas inoppress sila. Okay? Itong negative, mga wicked, tas innocent ka. Kaya sabi dyan, the innocent shall steer himself against the hypocrite. So, may another label na naman dito sa wicked. Ito yung mga hipokrito. Di ba? Kaya sa akin, nakakaasad yung hipokrito. Kaya yung mga pastor, may hirap. Kasi ang charge lagi sa'yo, ganyan. Hipokrito, self-righteous. Hindi madali. Nai-steer agad yan, lalo yung mga anak ng demonyo. Titirahin ka niyan. So, ganun din kayo, medyo. Di ba? So, punta, di ba? Si ano nga, nakikita ko sa ano eh. Buti, hindi malang mga asal to. Eh, nakakaasad, di ba? So, Pastor Raven, Ano ko to ah? Ano ito? Diba? So, mga hipokrito yan, bakit? Eh, siguro, si Raven, dati yun eh. Hello? Amen? Ito, inuusig tayo. No? So, anyway. So, pero pag innocent ka daw, ano ka? He will steer up himself against the hypocrite. So, again, yung rules of engagement dito, hindi tayo gagawa ng isang bagay na labag din sa Diyos. Utos ng Diyos. Pero, dapat maintindihan natin, pag yung mga righteous at mga innocent, galit dito. Okay? Yan yung dapat maintindihan kasi sa ano, lang charge lagi sa atin, eh, masyadong hater ka naman sa mga bakla eh. Hate. So parang mali, mali pala ako, dapat hindi ako mag-hate. Ito na naman eh. Isa lang sa nadaanan natin ito, may sinasabi pa sa salbsa tayo yung basta yung they that contend, ano ba yun? Contend with them. Ano man? So may lumalaban sa mga masama. Sino yun? O, syempre righteous. Diba? But they... Ayan. Pakibasa sa Proverbs 28 pala. Ready, go. They that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law contend with them. So, anong gusto yung bading sa COVID? Sa bading na lang. Nari, ganito. Alam natin, by nature, kamumalduma yan, sabi ng Bible, kasuklam-suklam yan. Problema sa ngayon, may mga tao, kahit mga Kristiyano to, na hindi na binasa yung Bible, hindi na inaral. In-assume na lang nila, pastor na ako, alam mo na yan. Eh, sabi sa ganyan, sabi ng pastor ko din, narinig ko, may ng kaibigan, na dati bakla, na naging pastor. Ibig sabihin, problema dyan. Pero di mo inaral yung Bible. Pag inaral mo yung Bible, hindi mo i-conclude yun na okay lang yung bakla. In any way, hindi naman okay yun, pero maniligtas pa yan. Hindi na sinabi ng Bible eh. Pero pag, forsake the law, kahit pastor ka ba, hindi mo na binasa, hindi mo inaral. May nagsasabing ganyan, hindi mo malang chinek. So, ang ginawa mo ngayon, anong gagawin mo in result? Dahil iniwanan mo yung batas. Pupurihin mo ngayon yung loko-loko. Mga bakla, bait naman yan eh. Yun, nakikita mo, naloko ka na. Amen? Yun ang sinasabi dito. Pero ang tama, yung kabaliktaran daw.
Sino yung lalaban sa kanila? Pwede yung mga nagkikip sa law. Binasa mo, inaral mo, in-apply mo, inakita mo, wicked yan. Sabihin mo mali yan. Amen? Amen? So, yun lang yung naalala ko sa ngayon, pero ganun din dito eh. Asa na ba tayo? Yan, so, pag inosente ka, alam mong inopress ka, or iba, ito, may kilala akong isang basto na maayos, tapos ngayon na naman, umiikot-ikot na naman, ay, iwasan nyo tong basto na to, kasi ganito yung tinuturo niya. Eh, pero kasi nungalinga naman, kasi nungalinga about yung basto na maayos. Alam ko, minsan di ako makapagpigil, kasi pag dumami ng dumami naniwala doon, kahit di totoo yun, sayang mamimiss ng opportunity ng ibang tao na mapagpalain sila dahil yung tinuturo pala is tama. Okay? So kaya minsan hindi ako makapagpigil. Minsan ay nabayaan ko na lang. Wala kayo dyan. Kaya minsan hindi ako makapigil kasi ayun eh. Kasi nungalingan yun. Slander yun. Okay? Pag sinabihan mo ko na si DM ay righteous. Tapos galit sa kanya si Peter. Sinabi ni Peter, ay si DM, ganyan yan, ganyan yan. Anong gagawin mo? Hindi, huwag ikaw. Ito, wala kang kunwari. Kaibigan kayo ni Peter. Sinabi ni Peter, loko-loko si DM. Pero hindi mo alam kung totoo ba yun. Hindi, anong gagawin mo? Ha? Ah, gano'n yan. So, pero kaibigan mo to eh. Yung ibang di na mag-iisip, eh, tama si Peter, di ba? Loko-loko ka talaga. Kilala ba ako? Hindi, sabi niya eh. Diba? So, that alamin mo na. Very good. So, yan na. So, nakikita niyo na. Again, mga upright, mga innocent, ito yung mga hypocrite, mga... Ano yung kanina? Mockers. Okay. So yan, ito pa. So the righteous, anyan, dito naman ulit yan, the righteous also shall hold on his way. So bakit hold? Kasi parang kang nalalaglag dyan eh. Ibig sabihin, inaasal ka nga eh. Yung iba po, ganito, pag inasal ka lang, papanig ka na doon sa nag-asal minsan, di ba? Kaya itong mga yung Yeshua na naman naalala ko, sabihin lang yun, eh, yung J, na-invento lang yan, kaya mali yung Jesus. Dito ka na sa amin. Ang pangalan niya, Yahuwah. Oh, dyan, aasalin ka lang yan. Tapos dito ka na, parang ganun eh. Eh, pag naasal ka, hindi ka na nag-isip. Naasal ka lang. Eh, minsan nangaasal din tayo, pero sa tama, ibig sabihin, sakto yun. Okay, at hindi lang pang-asal. Una, alam nyo na tayo, piniprisma natin yung gospel, maligtas sila. Yun ang pinaka-the-best eh. Pero pag sa ibang doctrina na, hindi tayo nang-aasal para mang-asal lang. Iba yun. Minsan, inaasal natin para tablan, para mag-isip. Hanggang doon lang. Okay, so sana nandito yung pagkakaiba. Hanapin yung bukod sa Yahuwah, ano yung mga malakas mga asal dyan? Si Soriano. Iyabang yan. Alam mo, makabalat sila lang yung marudong. At si Soriano lang daw yun. Eh, ano pa, nasa impyerno na ngayon. Paano yan? E di disalason na. Ganon. Yung tinanong, eh, bago sila. Sino? Si, sino yan? O sino man yun? Si, alimutan, basta yung leader ni Soriano na actually, nahati sila. Oh, eh, bago yun. Sino? Kay Jesus na daw, no? Si Perez, yan. Ano man yan. So, nasaan na ba ako? Yan, so pag inaasal ka, you hold on your way. Siguro doon yung tama kayo. So, alam ko, righteous ka, inaasal ka ng mga, ano ari, sino ba? Mga bading, sama nyo naman. Huwag na kayong masama, maging alay na kayo. You join us. Kung di kayo bakla, at least, tulungan nyo kami. Huwag. Man, you hold on your way, kasi righteous ka. Alam mo, na manasa mali sila, huwag ka sasama doon. At ito pa, yung title natin, and he that hath clean hands. Dito yan, positive yan. Shall be stronger and stronger. So obviously ang ano nito, implication nito, kaya sinasabi niyo yung lalakas kayo kasi una, feeling niyo mahina kayo. Yun ang implication niya. Naintindihan ba? Again, sa context ng Job, inaasal siya. Apat yung kaibigan niya, tatlo. Meron pang extra. Di apat. O sa atin, ilan ang religion dito sa mundo? Yung Baptist na talagang maayos, konti lang yan, pero marami naman yung Baptist. Kaso yung ibang Baptist, ano na rin, maluwag na, liberal na, baptist na, o di lalo tayo pumukonte. So, anong gagawin natin? Ngayon mo lang narinig yung baptist. Okay lang yun kasi twist nila eh. Ang tayo ano kung twist nila, hindi lahat ng baptist, baptist. Pero, kaya ang tawag natin sana, baptist. Tapos meron pa iba, sabi ni iba. Kailan lang, ano kung tinakikita niya yung mukha, sabi. Ang kulit sabi, kasi may nag-share sa Facebook na naman, sabi niya.
Let us pray for this church na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos at sila po ay mga Reformed Baptists. Kasi siyempre iba, walang kaalam-alam. Amen, amen. Sandali, alam niyo ba yung Reformed Baptist, Calvinist yan? Kasi sabi ko, alam din niya eh. Sabi niya, uy, mga ano yan, Baptist yan eh. Kaso nga, Calvinist, pag-usapan yung Calvinist. Hindi, inira ka na naman eh, Baptist yan. Eh, Calvinist nga eh. Nasasabihin pa, ang mga Baptist, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Eh, itong sub, ano nga yung Calvinist nga problema eh. Nilalayo ba yung usapan? So, kaya ganyan po yan. Kaya, ganun talaga, habang the more na ginagawa ng kalooban ng Diyos, lumilit na lumilit po yan, yung grupo. Ganun po yan. Kaya sabi dito, lalakas ka naman. Pag sinabi mo malinis ang kamay, ibig sabihin, wala kang ginagawang mali. Ang hindi perfecto, ha? Ibig sabihin lang, at least yung sa pinag-uusapan natin. Okay, at least hindi ka sinungaling. At pag kung talaga may mali ka, kung sinabihan ka, tatanggapin mo. Okay, at kukorek mo kung malinaw na mali ka talaga. So yun yun. Yun ang pinakagusto ko i-drive dito. Kasi ibang mamaya, balikan natin yan. I-supportahan din niya yung point natin dyan. Okay? Sabi dito, but as for you, ginakausap niya yung mga friends niya, do ye return and come now, for I cannot find one wise man among you. So, ibig sabihin return, ibig sabihin anong return? Again, sa Bible, ano? Ibalik ang alin. Paulit-ulit din sa Bible yan. Hindi yan, ano? Dito sa King James. Pag sinabing return now, O Israel, anong sabihin nun? Saan sila babalik? And then, yung magkaibigan, pag sinabing return, nagkagalit. Pag sinabing return, anong sabihin nun? Magkabalikan na kayo, pagsisi ka na sa mali mo, bumalik ka na sa tama. Ganun po yan, paulit-ulit sa Bible yan. Ngayon, ganun din dito. Obviously, ano yung sinasabi niya return dyan? Yung utak niyo matino, yung pag-iisip, balik niyo na. Kasi talagang bias siya against Job eh. Basta may ginawa ka talaga, sabihin mo na, anong ginawa mong mali. Kaya ka pinausanan, eh wala nga. Kasi sinasabi niya, return. I cannot find the wise man among you. So again, dito na yan. Yung wise and then unwise. Pag ikaw yung mocker, wicked, hypocrite, hindi ka wise. Amen? Amen. Yung sabi ni Job eh, wala silang makitang wisdom sa mga friends niya. So ito, patuloy na po ito hanggang matapos yung normal team ng Job. Pasadaan lang natin. So my days are past, lagpas ng aking araw. My purposes are broken off. Yung mga gusto kong gawin, yung pungparasan ako, wala na, nasira na. Kasi kung pangarap ni Job, for example, nun, ay magtayo ng another business para makatulong sa ibang tao, wala na yun. Kasi naubos na eh. Even the thoughts of my heart, so may mga plano siya, wala na. They change the night into day. The light is short because of darkness. Yan yung mga mahirap intindihin sa Job, pero tuloy ko lang, isa lang isawin yan. Okay. And then if I wait, maghintay ako, the grave is mine house. Ano yung grave? Libingan. Kasi pag naghintay pa ako, doon ako titira. Mamatay na ako, yun lang yung sabihin yan. I've made my bed in the darkness. So mamatay na siya. I have said to corruption, alam niyo corruption, siyempre nabubulok. Thou art my father and the worm. Thou art my mother. Yung worm, syempre, kumakain ng katawan natin. So, uy, nanay, kamusta dyan? Sa'yo, mamamatay ka na. Yun lang yung sabihin nun. And where is now my hope? As for my hope, who shall see it? So, may pag-asa pa ba siya? Kung meron man, wala makakita. Kasi nga, mamamatay na siya. Yun ang nakikita niyang kanyang sasapitin. They shall go down to the bars of the pit when the rest, our rest together is in the dust. Ganon din ang sabihin nun, mamatay na siya. Magpapahiga sa dumi, di mamatay na siya. Okay, so yun ang tema naman ng Job. So bakit madala siya mag-reference sa kanyang kamatayan? Kasi nga, doon na siya sa punto ng buhay niya na ano, wala ng pag-asa. Okay, so hindi positive yan, pero hindi siya nahihiyang i-reference yun kasi sa case natin, lahat tayo ay mamamatay din. Amen? Iba sa atin, biglaan. Yung iba, magkakasakit muna. Para mas gusto ko pa yung biglaan. Amen? Tulog lang. No, tulog ka lang, tapos wala na, hindi ka na gumising. Maganda nga sana ganun. Yan siyang sabi ni Job, di ba? Paulit-ulit dati. Balik tayo dito ngayon. So, anong pinaka-message natin ngayon? The clean is strong.
Mamamatay din tayo lahat. Now, yung iba na nga, huwag namang laging yun ang motto mo, ha? Mare, na... Mare, hindi ka nakapasa ng exam. Mamamatay din tayo lahat. Kumakain ka ng mga baboy. Mamamatay din tayo. Ayun, ayun. Ay, maniwala kayo yung... May trabaho ko dati sa Quezon City. Yung boss namin, bata pa sa akin ng 2 taon. Magaling din. Anyway, pag kumakain kami ng lunch, eh ganun. Pag kumain yung bukod sa umiinom, ganun. Puro taba. Kaya ang kwentuhan, ikaw, hindi ako kumakain din ako, pero konti lang. Sabi ko, hindi ako umiinom. Nako, Ace, hindi ka magiging masaya. Bakit? Kasi pagtanda mo lahat, yung kaibigan mo patay na, ikaw buhay pa. Tama ba yung dahilan na yan? Natatawa ka kasi may katotohanan, pero negative. Hindi pwedeng, pero tinasok mo naman ba eh. Pero totoo rin yan, huwag mong gagawing dahilan lagi yun kasi lahat nga mamamatay. Pero yung tema natin ngayon, ano? Clean is strong. At least, naging malakas ka at least sa Panginoon. Ibig sabihin, lalo na yung buhay mo pag tiningnan, lahat pala tayo mamamatay, pero hindi tayo lahat pare-pareho ng buhay. Amen? Marami, ito, nari lang, ito, namatay dahil wala lang, magpakasasa sa kasalanan, at namatay. Pero ito isa, naglingkod sa Diyos, namatay din. Pero may na-accomplish pa Panginoon, marami naligtas dahil sa buhay niya. Marami na-inspire, may napalakas, naayos. Kunwari, si Rabi ay, ano bang nagawa mo? Kunwari, natulungan mo 1,000,000 tao, kunwari, ganun. Nag-invento ka ng ikaw na lang, automotive ka, di ba? Na-invento mo yung coaching, ano, tubig ang ginagawa at tubig ang kinakain. Hindi dahil mong natulungan. Kasi ito namatay, wala lang. Makainginom, wala. Walang kwenta buhay. Nagka-utang-utang pa yung pamilya na dahil sa kanya. So, hindi pareho yun, di ba? So, again, balik tayo. Yan yung mga... Ano dito? Virtues to have. Okay? Saan na ba yun? So, una, dapat upright ka, innocent. Ibig sabihin, ang gagawa ng masama, eh, nakita ko sila ginagawa, hindi naman nahuhuli. Isa ka pa, dadagdag ka pa. So, hayaan mo tayo maging innocente. Amen? Lokohin na tayong lokohin. Pagpasa Diyos mo lang yun. Amen? Normal yun sa kanila, sa libutan. Pero, huwag kang makikiesa doon. And then, yun, kung talagang galit ka, may magagawa naman tayo. Let us just preach against that. Amen? Nandito sa mga bakla, talagang ganyan yan eh. Huwag natin patayin, pag-pray natin, oh, matay. Amen? Iba yun eh. So, bayaan natin ng Diyos. Kasi pag ginawa niya yun, righteous siya, and therefore, wala sisiyan. Pero, tsagain po natin yung mga bagay-bagay. Amen? Magpakalinis lang tayo, magpaka-righteous tayo. We hold this our way. Ibig sabihin, talagang ano yung tama, kahit ayaw nila, doon lang tayo. At ito yung maganda dito, hindi naman tapos doon, hindi yung magtitiis ka na lang magtitiis. Is na lang ako. Titiis na lang ako. Kita, titiis ako. Ayaw ko na magtiis. Parang ganun, hindi. Alam, pag ikaw yung malinis ka, tutulungan ka ng Diyos, ikaw yung lalakas. Ibig sabihin, bandang huli, sila yung takot, parang kanina umaga, di ba? Yun yung ano din natin eh. Ikaw yung alam mong papasinda ka dyan sa mga yan. Eh parang pag alam mo na yung salita ng Diyos. Kahit sabihin lang ako, Iglesia ni Manalo, magaling kami. At kailan lang, may pinatay na naman daw sila doon. According sa chismis ng mga Iglesia ni Soriano. Nakakarinig ako ng mga chismis eh. Anyway, totoo din naman yun, di ba? Kasi tayo, dito lang tayo. Ginagawa at yung kalooban ng Diyos. Para sila, hindi na tayo pinapansin kasi maliit yung mga baptist. Ilan ba yan? 1, 2, 3. Naku, bayaan mo na yung mga yan, di ba? Hindi na alam. Ginagawa natin yung, ginagampan natin yung kalooban ng Diyos. So, hindi na pansinin. So, safe tayo. Amen? And, lalakas tayo na lalakas. The more na nalalaman mo yan, matapang ka. Kung sakaling makaharap mong sino man dyan, di ba? As all winning. Wala akong pakailang. Malinis ka eh. Wala may babato sa'yo. Kung may pass ka man, iniwanan mo na, praise the Lord. Amen? Babato nila yon, sila yung masama, sabi sa Bible. Kalimutan ko lang, pero sabi sa Jeremiah tayo, yung hindi tama na ibato mo sa mukha ng tao yung kasalanan niya nung ginawa niya nung 10 years ago. Hindi yung gawain na maayos sa tao. Kung nagbago na, dapat matuwa ka na. Amen? Amen. So, clean is strong. Are you strong?
Very strong. Hindi pa siguro masyado, pero yun nga ang ano natin, magpakalinis ka lang. Magpainosente ka lang. Kaya mo sila magloko-loko dyan. Sabi, sa sila, pinag-uusapan sila. Ang saya-saya nila, ay, hello niya. Ay, siya nun. Uy, sasabihin mo natin yung kabastusan natin. Siyempre, hindi. Baya mo siya. Kaya sa mga magpaparinig yan. Pag natawa ka din, ay, o sige, sabihin na natin lahat. Ganun yan. Baya mo na, inosente tayo. Inosente. O sige, okay lang. Kung kalokohan yan, hindi ko rin gusto malaman yan. Amen? Amen. So, clean is strong. Well, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again, even kay Job, patotoo ni Job, even yung mga experiences niya na nakita namin dito, even dialogues niya, Panginoon. Napakaraming aral dito kung alam namin kung paano ito apply, kung saan. I pray, Panginoon, maging matalino ang mga anak, especially, mga inosente kami, Lord, sa mga kasalanan, hanggat maaarit kaya, Panginoon, umiwas kami dyan, at kami po ay may time na kami lalakas kung malinis kami sa inyong harapan. Ay po ay kakalabanin namin yan sa tamang paraan, Panginoon, at mayiging matapang malakas kami kunta sa kanila. And then, Panginoon, ikaw yung pinakakalakasan talaga namin dahil kayo po ang aming bandang huli ay sinasandalan kung sakaling magkaipitan, Panginoon. Dahil nagtitiwala kami sa inyo, tutulong namin sa inyo sila. Tawanan man kami, Panginoon, sila po ay hindi nakakaunawa according to your word. So, ando pa rin aming confidence sa inyo. Nawa, pakita niyo po ang inyong kalulatian sa bawat isa. Lalo yung mga bata, Panginoon, ngayon sila titiwala pa lang, konti pa lang yung experience sila sa inyong kalulatian, Panginoon. Pakita niyo, unti-unti, Panginoon, na totoo ang salita sa kanilang buhay, sa school, sa kanilang neighborhood, Panginoon, sa kanilang personal life. At lalo silang tumibay nun sa pananampalataya. Therefore, ma-establish sa pananampalataya. Sila po yung maglilingkod sa iyo in the future at even now, Panginoon. So, ilang po, Lord. Again, salamat sa mga paraming blessing. We pray for another week, Panginoon, ng pagpapala at paggabay niyo, Panginoon. So, ilang po, Lord. Kailangan maluwalhati sa aming buhay. In Jesus' name we pray.